Hi guys, it's Joy and welcome to the world of Joy! So what's up sa inyong lahat guys, panibagong araw na naman tayo. Panibagong kaasiyahan na naman tayo! Yay! So sana guys, ma-enjoy lang natin itong video natin ngayon. At sa mga bago pa lang sa akin channel, at sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe to my YouTube channel, Joy Avila, at para maging part kayo ng ating kaasiyahan! So ayun na guys, for today's video, ayun ang gagawin natin ay magpa-plantemic na naman tayo. So na nakikita nyo na nga dito yung mga halaman natin. Halaman ko na alocasia o alocasia. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanya, alocasia or alocasia. So same lang din naman yung tawag na yun. Magre-repot tayo ngayon ng aking mga alocasia. So meron ako dito, ito yung i-repot natin. Ilalagay natin siya dito sa kulay red din na pot. Ayan, ito yung ating paglalagyanan. So meron ako ditong baby. So ayan guys, mamaya magtitips ako sa inyo guys kung bakit nagkakaganto yung ating alocasia. So nagda-dry. So yung panahon natin ngayon guys, sobrang lamig. At saka mahangin ngayon. So pinasok ko lahat ng mga halaman ko dito ngayon sa loob ng bahay. Kasi ang lakas ng hangin at saka ang lamig. Again, kaya guys, ganyan yung kanilang dahon ay masyado silang nadadirect sa hangin. So parang nalulusaw guys, tingnan nyo guys, so nalulusaw. So pagka ako nagkaganto, ay kinakat ko na kaagad, pero nanghihinayang din ako kasi sayang din naman, tingnan nyo guys. Oh. So mas maganda kasing tingnan yung gantong, wala siyang bulok na katulad ng ganto. So magre-repot lang tayo ngayon, ayun yung ire-repot natin. So pagsasamahin ko sila, ayan yung dalawa na yun. Kasi eto guys, pinaka mother plant na tong dalawa na to. So ayan, ito yung mother plant kong isa. Ayan, yung mga baby niya. Tingnan nyo guys, o yung mga bulok-bulok. Ayan, nalulusaw siya sa mga sa lakas ng hangin. Ayan, nalulusaw. So ayan o. Sobrang pangit tingnan pagka ganun. Kaya dapat nasa indoor lang siya. Pwede na naman siyang pahanginan or pahamugan lang sa gabi pagka hindi malakas yung hangin niya. So mamaya guys, i-update ko kayo sa tinanim kong rubber plant. Sobrang ang hirap guys magpatubo talaga nun, magbuhay ng rubber plant. Talagang buwis buhay. So ayan guys, magre-repot lang tayo. So pupunta lang ako dun sa likod at samahan niyo ko. Diyan lang kayo at enjoy! So ayan na guys, mag-start na tayo mag-repot ng ating mga alocasia or alocasia. So bababa ko lang tong guys, papakita ko muna sa inyo yung mother plant ko na dalawa. Ayan, ito yung isa, madami na din siya mga baby. Ayan guys, yung mga patubo. So ito yung pangalawang mother plant. Ayan. Pwede na din akong guys mag-propagate nito. So nakikita nyo guys yung mga baby niya. Ayan, soon guys mag-ano tayo? Magpapamigay tayo ng mga halaman natin sa mga may hilig sa mga halaman, sa mga plantito and plantita. Ayan, mag-subscribe na kayo at soon magbibigay, mamimigay tayo ng mga halaman. So ito guys yung rubber plant. So yung mga alocasia. So ayan guys, yung rubber plant natin, mamaya i-update ko kayo kung ano na ba yung nangyari sa kanya. So ang hirap talaga guys magtanim ng rubber plant. Sabi nila mayroon daw seeds nun, mas madali daw magtanim nun kaysa yung mga kinakat, ganun, cuttings. So pag-start na tayo. So bababa ko lang to guys, yung ating alocasia. So ayan guys, magpo-focus na tayo dito sa ating pagtatanim. So guys, ito yung tatanim natin ngayon na ire-repot natin. So lilipat ko siya dito sa pot na ganito para pare-pareha sila na nakalagay dito sa red pot. Ayan guys, mag-start na tayo. So meron ako ditong extrang soil kung sakaling kailangan pa natin lagyan. So ito guys ay baby pa lang siya dati. Naligaw siya dito sa mga halamanan namin. So kinuha ko na siya at ginawa kong gagawin din natin siyang tawag doon,
mother plant. So para yung mga baby niya ay ipopropagate natin at saka pwede din natin ipamigay or ibenta. Yan, para naman more chances, chances of winning. So ayun guys, ang hirap ng kalagayan ko, nakayuko ako. So ayan, ito yung ating irerepat ngayon. Sobrang ganda ng kanyang dahon. Meron na din dito mga patubo. So start na natin. So bago ang lahat guys, kailangan muna natin siyang i-push. Huwag natin siyang itataob kaagad kasi masasaktan yung kanyang ugat. So push-push lang natin na ganito. Tsaka hindi ko na siya masyadong diniligan ngayon kasi ito, ano nga natin siya irerepat dito. Ayan. So push lang natin. Tapos saka natin siya itatak-tak. Ayan, push ng push. Tapos tak-tak na natin. Mamaya guys, magbibigay ako sa inyo ng tips kung paano dumami ang inyong alocasia. Tak-tak lang natin. By the way pala guys, eto guys, binigay lang sa amin to. Kaya iaano ko siya, ireripad ko siya dito sa panibago niyang pot. So eto guys, yung nakatanim dito dati. Ayan. Maliit pa lang siya, pero napagate ko siya dito. So ngayon, meron na tayong panibagong alocasia. Kaya ireripad natin siya dito. Binigay kay mama. So maraming salamat po sa nagbigay. Hindi ko exact alam yung pangalan niya eh. Basta maraming salamat sa inyo. Sa'yo. So ayan, tak-tak lang natin. Tak-tak-tak-tak. Dahan-dahan lang guys hanggang makita nyo na buo na. Ayan guys, ito yung kagandahan pagka hindi nyo diniligan pagka nagrepat kayo. Buo yung kakalabasan. Tsaka maganda siyang itanim pagka ganito. Kasi hindi nyo na guys masasaktan yung kanyang roots. Ayan guys yung roots niya. Ayan, napakaganda ng kanyang roots. Ayan. Nasakop niya na din yung pinaglalagyan niya. Eto, parang tabu yata to. So, mas maganda din guys yung ganito kalaki, yung butas. At saka ganyan kahaba. Para masakop niya yung space ng roots niya. So, ilagay lang natin siya dito. Ayan guys, tamang-tama yung kanyang laki dito sa kanyang pot. So, ayan. So, itadagdag ko lang to guys dito. Ayan, bali itatabi ko siya dito para maganda din tignan. So, ito ngayon guys yung babawasan ko kasi masyadong malaki na yung kanyang lupa. So, babawasan ko lang guys ng konti. Ayan. Dito natin sa gilid bawasan para hindi natin masaktan yung kanyang roots. Ayan, dahan-dahanin lang natin. Kasi parang ano din siya eh, talagang pagka inaalagaan mo talaga, sure ka na hindi mo sila masasaktan. Ay, tama ba? So, ayan. Ayan. So, habang nire-repat natin, magbibigay ako sa inyo ng tips kung paano maging making tab ang inyong alocasia. So, pinagpapawisan na ako. So, ayan. Ayan. Pinupunasan ko siya guys ng dahon? Ah, hindi. Yung balat ng saging. Alam niyo yung balat ng saging? Yan, yung pinagbalatan nyo, punasan nyo siya na ganun. Tapos, punasan nyo siya ng basahan. O kaya tuyo. Mas mainam na guys yung tuyo. Pero ako ginagawa ko basa muna tapos tuyo. So, yun lang guys ginagawa ko. Ito guys, so, napakakintab. So, itiripat lang natin dito. Ayan. So, yung katabi niya sa katabi. Ayan. So, bawasan ko din dito. Kasi hindi siya kasya. So, ayan guys. So, napakaganda. Pagka nagsama na silang dalawa. Ayan. Parang ano na din siya. Ganito. May mga baby na mga patbo. So, taas lang natin kasi nakayuko. Napakaganda guys nito pagka madami ka ng ganito. Ayan, taas lang natin ulit. Ayan. So guys, eto na guys, nalagay ko na. Tapos maglalagay pa tayo ng soil para maging stable yung kanyang ugat. So pagka nilagay nyo dito,
Ang pag-push ay sa gilid. Huwag tayo sa gitna magpo-push ng lupa. Like this, guys, oh. Ayan, dito tayo sa gilid magpo-push. Huwag tayo dito sa gitna kasi masasaktan yung kanilang ugat. So, dagdagan pa natin. Ayan, push lang natin dito sa may gilid. Ayan. So, ayan. Meron ako ditong extra soil para dagdagan natin. Sorry guys sa mga naririnig nyo kasi nagpapagawa dito sa amin, sa church namin, dito sa Bethlehem UMC. So, ayan. So, ayan guys, na-repart na natin. So, napakaganda ng ating allocation ngayon. So, meron na tayo ngayong tatlong mother plant ng alocasia or tinatawag nilang alocasia. So, ayan guys, pupuntahan na muna natin yung ating rubber plant. So guys, tignan yung pawis ko. Ayan. pawis na ako guys. Oh. So pupuntahan naman natin guys yung ating rubber plant, yung update ko sa inyo. Para makita nyo guys kung ano yung kinalabasan talaga ng water propagation and then yung soil. So guys, hindi ko na sa inyo ipapakita yung water propagation kasi ayan, sasabihin ko na sa inyo, namatay siya guys. So bihira talaga siguro yung makabuhay ng ganon. At saka, wala akong nilagay guys dun ng pampaugat. Talagang ano lang, tubig ulan. So guys, pupuntahan na natin yung rubber plant. Meron ako guys, isa. Kaisa-isahang nabuhay. So dalawa yun guys, yung isa nalanta. Kasi sobrang lakas nga ng hangin. Naputol yung kanyang ugat at saka nag-dry. Pagka ganun siguro, pagka malakas yung hangin, nagda-dry yung kanilang mga dahon. Like this guys, oh. Nagda-dry yung kanilang mga dahon. Kaya mas mainam guys na nasa indoor lang talaga yung mga indoor plants nyo. Ayan guys, pupuntahan na natin yung ating rubber plant. So dyan lang kayo at enjoy! Ayan na guys, andito na ako sa labas ng aming bahay. So napakalakas guys ng hangin. Tingnan yung mga halaman ko. Ayan, sobrang tinatangay sila ng hangin. Pati yung aking buhok, tinatangay natin. Ayan guys, mga halaman ko. Soon guys, itutour ko kayo dito sa mga halaman ko, pati sa buhok ko. So ayan guys, ito yung ating rubber plant na pre-nopagate dati. Ayan, ito guys, oh, ayan. So napakaganda ng kanyang dahon. Tapos meron pa siya guys, mga pausbong. Ayan, padahon na din. So, dalawa yan dati guys, pero namatay yung isa. So, ayan guys, yung kanyang dahon. So, ayan. Nakaupo lang ako dito. Kasi nahihiya ako sa mga kapitbahay. So, meron din ako ditong isang tangkay din, katulad nito. Titignan natin guys kung meron na siyang ugat doon sa loob niya. Pero ewan ko kung bakit hindi ako makabuhay guys ng rubber plant. So, ayan guys, yung rubber plant na isa. So, ayan. So, titignan natin guys kung mayroon siyang ugat ngayon. Tara, tignan natin. Ayan. Against the light. Ayan. So, guys, ito yung aking isang rubber plant. Parang lanta naman na guys. Ayan. Mas maliwanag. So, tinalihan ko pa siya guys. Dati ang daming dahon neto. Ngayon ay wala na siyang dahon. Titignan natin kung mayroon siyang ugat sa loob. So ayan guys, oh, dry na dry yung kanyang tangkay. Ibig sabihin niyan patay na. So ito din. Ito guys yung isa ko dating rubber plant. Ayan, patay na din siya. Wala ng dahon. Ayan, wala ding ugat. So ito yung last. Ayan, patay din guys. So ayan guys yung update ko sa aking mga rubber plant. So ayan, ito lang guys yung nabuhay talaga na rubber plant ko. Ayan, sana guys mabuhay siya at lumaki talaga yung kanyang dahon. So ayan na guys, dito na po nagtatapos ang ating video natin ngayon. Shoutout nga pala kay Shiro Deocades. Shoutout din kay Micaela Articano. So guys, kung nagustuhan nyo po itong video natin ngayon, please like, share, and subscribe to my YouTube channel and click or hit the notification bell para maging update kayo sa mga ginagawa ko sa buhay at para maging part din kayo ng ating kasiyahan. So maraming salamat po and enjoy!
Joy! Bye-bye! Enjoy! Joy! 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 Joy!